Hey guys, what's up? Welcome to my channel. This is Don Harold at your service. So yun nga guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa disiplina. So ano nga ba ang disiplina? Gaano siya kahalaga? At saan nga ba nagsisimula ang disiplina? Okay, so atin na siyang pag-usapan. Ano nga ba ang disiplina? Ang disiplina ay isang pagkilos na kung saan naaayon sa tama o naaayon sa bagay na kung saan ano ba yung narapat gawin sa bawat sitwasyon. So, gumagawa ka ng isang bagay na kung saan bukal sa iyong loob at ang bagay na ginagawa mo ay naaayon sa kung ano ang tamang gawin. So, yun po ang tinatawag ng disiplina. O kinokontrol mo yung sarili mo na gawin kung ano ba yung tamang gawin. So, katulad na lamang sa eskwelahan. So, sa eskwelahan, bilang isang mag-aaral, kinakailangan na ginagawa mo kung ano yung tama mong gawin nang hindi ka nasasaktan o nagugulo yung klase. Parang ganun. O yun, tinatawag na disiplina. O gumagawa ka sa eskwelahan ng bagay na kung saan alam mo na yun ay tama. So yun ang disiplina. At hindi lang sa eskwelahan nagaganap o hindi lang sa eskwelahan ginagamit yung tinatawag nating disiplina. So ito din ay makikita natin o kailangan nating i-apply sa kahit anumang bagay. Sa ating trabaho, sa pakikipag-usap natin sa kapwa natin o pakikipagsalamuha, at sa kung papaano tayo kumilos sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, ginagamit po natin yung tinatawag nating disiplina. Tandaan na ang disiplina ay isang pagkilos na naaayon sa kung ano ang bagay na nararapat. At yan ang isang bagay na nakakalimutan na ng mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan ngayon. So, yun. So, pangalawa, gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng disiplina? O ang disiplina, gaano ba nga ba siya kahalaga? So, para sa akin, napakahalaga ng disiplina para sa isang tao sapagkat ang disiplina ang nagiging daan ng isang tao para gawin yung tama, para gawin kung ano yung naayon sa kayang dapat na gawin. Halimbawa na lang sa eskwelahan, sa trabaho, sa pakikipagkapwa, pakikipagsalamuha mo sa ibang tao. So, kinakailangan natin i-apply yung disiplina. No, kahit sa simpleng bagay, kailangan mayroong tiyatawag na disiplina para magawa mo ng maayos ang mga bagay-bagay. At ang panghuli ay sinasabi natin o yung tanong na saan nga ba nagmumula o saan nagsisimula yung tiyatawag nating disiplina. So, nagsisimula yan nang tayo ay bata pa o sa ating pagkabata. Doon nagsisimula yung tiyatawag nating disiplina. So, kung paano tayo hinubog ng ating magulang at inama yung ating mga ginagawang pagkakabali. So, doon nagsisimula yung tiyatawag nating disiplina. Yung pagkatuto natin na gawin yung tama yung mga bagay o kumilos ng kung ano yung nararapat. Yun tiyatawag, doon nagsisimula yun. Yun tiyatawag nating disiplina. So, napaka-important yun, napakahalaga ng pinagmulan mo, ng mga bagay na natutunan mo. At yan ay natututunan natin sa pamamahay, sa loob ng bahay, sa loob ng isang magandang pamilya na kung saan paglabas natin ng bahay, magiging ready tayo o magiging handa tayo sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. So yun, napakahalaga nun. Base sa aking experience, kumbaga. So na-experience ko yan kasi ang aking ama ay isang sundalo na napakatindi ng uri ng pagdidisiplina nila. Pero pasalamat ako kasi napakagaling niya magdisiplina kahit na nasaktan kami dati. So naranasan ko yung pinapaluhod ako sa asin, pinapaluhod ako sa munggo, pinapadapa ako sa upuan. Pero lahat ng yun ay para itama o para iparamdam sa akin na mali yung aking ginagawa. Kaya nga, habang lumalaki ka, natututunan mo o tumatatak sa isip mo kung ano ba yung dapat o tamang gawin mo
sa mga bagay-bagay o sitwasyon. So, doon nagsisimula yun sa pamamahay. At bilang isang magulang, kinakailangan ay ibigay mo yung lahat na magagawa mo. Kaya nga, ikaw naging magulang. Ibigay mo lahat na magagawa mo para maging maganda at maayos ang isang bata. Maayos ang ugali, magaling makitungo, at siyempre mayroong paggalang kasi yung disiplina ay na ano, included dun yung tatawag nating paggalang pag sinabi nating disiplina. So ibig sabihin, kapag nakikita mong o ang nakikita mo na ang kausap mo ay mas matanda sa iyo o kahit hindi katandaan, so gumagamit tayo ng paggalang o ginagamit natin yung mga salitang paggalang bilang isang disiplina sa sarili natin na tayo ay dapat gumalang sa mga taong nakatataas o nakakatanda sa atin. So, ibig sabihin, bukas sa loob natin, nag-igalang sila. So, yun, napakahalaga nun. So, yun. Base nga sa aking experience, so, sa magulang nagsisimula yung tatawag nating disiplina. Ito yung pagkatuto ng bata habang siya ay lumalaki, ay binibigyan natin ng karampatang aksyon ang bawat ginagawa ng bata sapagkat dito sila natututo. So, wag lang, maganda yun, wag lang labis. So, yung pamamalo ng kaunti para maramdaman niya na mali or yung papagalitan mo siya or sasabihin mo kung ano yung mali niya. So, okay naman yun. Wag lang yung sosobra na kung saan hahantong na sa kung saan physical or kumbaga masasaktan mo na siya physically, emotionally and hindi na kaya ng bata yung ginagawa mo pagdidisiplina. So yun, doon nagsisimula yun at napakahalaga ng disiplina sa bahay. At so yun, kaya sana bilang isang magulang at sa mga susunod pang mga magiging magulang, no? So hubugin na po natin ng tama ang ating mga anak para sa huli, hindi kayo magsisi na naging anak mo sila o hindi kanila sisihin na lumaki sila ng ganun kapag may nangyari sa kanila masama. So kasi minsan nakikita natin na sila kapag may nangyari sa kanila masama, sinisisi nila kayo kasi sasabihin nila hindi daw nila niyo sila ginalaki ng maayos, ng tama. At syempre naman, napakahalaga ng pagpapalaki ninyo bilang isang magulang at sa mga susunod na magulang sana maging maayos. Kasi katulad na lang sa eskwelahan, nakikipag-away sila, no? Ginagawa nila kung ano yung ano. Pero kung naturuan mo sila ng maayos, base doon sa mga nakikita ko sa obserbasyon ko sa ibang bata, so kapag maayos silang pinalaki sa loob ng bahay, napakaganda na kanilang pundasyon pagdating sa eskwelahan na kung saan alam nila kung tama o mali, alam nila kung papaano itrato ang kanilang kaeskwela, at kung papaano nila gawin yung mga gagawain sa eskwelahan at sa mga. At lahat ng yan ay natutunan natin sa pamamahay. So, yun lang po at maraming salamat. Thanks for watching at don't forget to subscribe. Thank you.